birthday butters now 3-2 seconds to drafting phase. Tara na! Simulan na natin to. Pag-usapan na natin kung anong pwedeng nakawin dito onto the meta picks sa ating tiebreaker game. Okay. Akay para sa... Kung sino man... Echo on the blue side. Okay. Ito yung debate palagi, yung red side. Link Fanny. Akay 1-1 Beatrix. Akay 1-1 Beatrix. Ito. Uy, Valentino. Uy, may bago. May bago. Matik sa blue side, ha? Ano kaya yung bibigyan? Ah, well, may isa lagi silang minibigay, eh. Oo. Kanina, Fovius yung pinan nila. Fovius, Natalia ngayon. Uy, iba na, oh. Ha? Parang may makakalusot. Ay! Wait, baliktad. Baka baliktad. Kasi tad balik. Di tayo sure, ha? Pa-confirm muna natin, ha? This is good kasi kung sakaling mang unahin dito yung Claude pick, it means na may sagot yung... Kung sakali man yung Echo to, di ba, kanina ban yung Beatrix pati 1-1. At least this time, ititrade nila yung 1-1 tsaka yung Claude. Pwede, no? Marksman. So, baka hindi tayo makakita dito ng first pick na Claude. Yung gold lane pa rin. Daming open, eh, no? If ever man na... Wait lang, ha? Kung Onyx nga talaga, ito yung same path nila, eh. Binaban nila... I think it's reversed. Julian ban? Julian ban. So Onyx talaga yung blue. Onyx talaga, no? So, Akai yung open. Akai and 1-1. Akai 1-1. Yep. We might see the 1-1 back again sa game na to. Ay, okay. It was reversed. Ayan, reverse sure na ulit. Tayo. Yan na. Ah, hindi pa rin. Wait. Ayan, okay na. Yung names na lang yung napaligtan ngayon. So, I think 1-1 yung pwedeng unahin dito ng Echo kung sakali. 1-1? Let's just, guys, Echo yung blue side, I think. Pretty Echo. Sure. Sila pa rin first pick. So, okay nga. Pero kung... Okay, so Echo nga. Oo, yun na, okay na. Okay. So, Digi was picked up by Onyx. Wow. So, habang iniintay natin dito ang unang pick ng Echo, could be... Depende kasi kung jungle yung inunan nila dito, eh. Akai, pero mayroon akong Digi. I'm pretty sure that was a Digi. Oh, Digi, first pick. Sa Onyx. Tama ba? Onyx? Onyx or Echo? Echo or Onyx? Hindi pa rin natin ma-sure. Pero kung ganito ngayon, ban Onyx nga ata right side. Oh, Onyx. Tapos ito, sure na to. Kung Digi first pick, edi sa side yun ng Echo. I think 1-1 yata yung first pick. Tapos hindi dalawa. Yata worth it na i-first pick mo yung Digi. Oh my kasi God. Pag may 1-1, parang yung Claude kanina. Yung Claude kasi sobrang lakas na kapag wala yung 1-1 Beatrix. Ayan. Ayan. So, even. Ayan na. Ayan niya, 1-1. Okay, may na-pick ng Eve. Eve, tsaka... Pero for Echo, so 1-1 Eve. Okay, so Akai. Akai Digi. Eve, Esme, I think. Esmeralda, sobrang ganda sa pick. Ayun. Sobrang ganda ng Esmeralda para sa Echo, though. Pero Claude ka pa rin kung ikaw Onyx. Oo, may Akai ka eh. Kunin mo na agad sa third pick pa lang. Take it, Onyx. Kunin nyo na ang Claude. Diro. XP. Sinagot agad nila yung Esme. Okay. Kasi mababan dito yung gold lane. Gold lane. Claude Popol para hindi mahirapan yung 1-1. Kailangan nila ng hero actually to counter that 1-1. Onyx, yun yung problem na kailangan nilang isolve sa ngayon. But for Onyx, pwede lang targetin pa yung heroes dito ni Carl Easy. Yep. So ang ganda nung idea dito ng Echo. Alam nila na counter sa Eve tsaka sa 1-1 yung Fovius. So bago pa ma-pick yung Fovius, instead na iban nila or something, kumuha agad sila ng Esme para hindi maging komportable yung Onyx na kumuha ng Fovius. Okay. No Fovius. I like the Natalia ban. So dito iniiwasan din ng Onyx. They have a marksman na kailangan ng oras to be activated. So what opens up for this na pwede maging combo for the Akai? Mist na yung Claude na pwede nilang kunin. Not unless ibigay. Ibigay. Kaso yun. Oh, Claude ban. There's a ban. Matik na kasi yan. Pwede pa nilang i-reserve hanggang sa dulo. Hindi naman po. Posibleng i-ban, pero mas importante sana yung Claude, no? Yeah. Next na ban ng Echo, I think yung Beatrix. O kaya Popol. Popol or Beatrix? Popol or Iritel. Popol, Iri. Ngayon, for the last ban, pwedeng hero na ni Carl or kaya yun nga, yung heroes ni Yawi. Yeah. Si Yawi tsaka si Carl yung wala pang hero sa ngayon eh. From the side of Echo. Kung ano yung feeling nilang mahirap kalaban. Masha? Grock? And Rafaela? Is good? Pakito. Pwede kasi kay Carl yun eh. Jungle yeah. Carlson Tok. At yun na nga yung Popol. Which leaves Iritel as the possible last pick para sa... Onyx? Option pala, I mean, para sa Onyx. Nandyan yung carry para pang tulad doon sa Esme, pero
kung sakaling usapang sabayan, I think yung mas maganda dito yung Clint instead. Ooh. Okay. Nets redemption era. Ito yung bawi niya dun sa game 1. Yes. Napatan. Exactly. What? Okay. So may Tamus pa para kay Carl? Sakaling gusto niya ng mga ganun. Mm. Kasi yung Lancelot sana eh, kaso may Akai sa kalaban. So baka hindi siya ganun ka-interested. Lockdown siya. Oo. Okay. Lockdown siya. Thumbs. Box siya. Your team is taking names. Bene! Jungle Franco in. Yeah. Oh. I think yung Konica, ang last choice mo dito, Kagura. O kaya naman eh, Cecilion. Kailangan nilang reach yung backline ngayon. Yes. Naghanap pa kasi ng mid lane. Unless gusto nilang gawing mid lane tong Diggy. Kung Savior, medyo delix eh, no? Pero yung Benedetta, pwede siyang abulin. Pero choice pa rin naman yung Savior if ever na... Maganda sa Cecilion, may Sanguine Clause pang cancel nung Franco tsaka nung Eve. Ah, plus scaling. Nung real world. Mm. Exactly. Mm-hmm. So Cecilion talaga yung Cecilion. Magandang pick. Yeah. Unless insurance gusto pa nilang gawing post for yung Diggy, tas hanap sila ng mga ng post for dito na Atlas. Kung gusto nilang i-Atlas yung last pick nila. Unpredictable yung Onik eh. Posible lang gawin nga yun. Yeah. But I think kung natural lang, kung basic. Atlas. Atlas. Okay. Okay. Nice iba one. Talaga. Iba talaga si Dakila. Dakila. Dakilang wolf. With the tinik. Tayo ang Dakilang. Dakilas. Ano eh. Dakilas. Ito na nga. Onik Philippines remains unpredictable sa last pick na Atlas. Yep. Okay, so siguro kaya nila inisip na huwag na lang tayo mag-Cecilion or Kagura kasi ang kating isipin na mayroong Benedetta na pwedeng pumigil sa inyo. Pero okay na rin to dahil wala din namang savior sa kabila. Kasi yung naging problema ng game 1 eh. Yung pang backline. Yes. So, parang ano to, this is their game against Bren na may Diggy post for sila. Yep. Okay. Yun yung maganda sa Diggy ngayon eh. Sakit no? Yung first pick mo, dalawa yung potential na puntahan. Pwedeng sagutin. And that's also true with Akai. That's also true with Dayroth nga eh. Pwede mo nga siyang XP tsaka jungle sa sakali. So, nakikita na natin na yung Onik mula kahapon, ito talaga yung drafting style nila. Ito si, kumbaga kung may ang pinirmahan ni Blapsy, ang may signature ni Blapsy ay open pick, so flex pick. So magaling mag-bluff. Si Blapsy. Si Blapsy. Galing mo doon ha. Galing mo doon, dakila ka talaga. Dapat hindi kayo nagbabluff sa drafting pa lang dahil sa tiebreaker game na to magdidikta na kung ang new breeds o ang bagong puwersa na ba ng Echo ang lalabas sa game na to. Tiebreaker, last match of the night. Echo versus Onik. Sino ang manalo dito for Onik? They need this win para nga ma-secure yung spot sa rankings. Well, Echo, this is their first series dito sa buong season. So, magandang pang kick-off yung win din sana sa sering to. So, dito natin nakita si Rapid dito na delay si Carl Tizzy. Being yung presensya na doon, existing onto that orange buff na nakabilis na nakaikot dito si Sensui. Yep. So this opens up a lot of objectives that pwede nila ma-clear plus yung gold lane masasamahan nila dito. Yep. Not entirely sure kung ano ang siguro itong sa Onik Philippines sa mindset nila sobrang successful nung Clint nila sa mga scrims kasi so far hindi nila pinili nila yung Clint over like Irithel na pwedeng sumabay dun sa 1-1. In fact, yung Claude hinayaan lang nilang maban ng Echo instead of going for that and Game 1 and Game 2, many other choices for the gold lane, pero pinipili nila dito yung Clint. I wonder what the mindset was, pero let's see kung magiging effective. Gold lane getting attention, Onik Philippines, try to prey on Benicuti, pero one thing is new for Echo, Carl Tizzy, naka-Demon Slayer Emblem tayo ngayon. Demon Slayer against the Demon Slayer Emblem versus Sui. Tank build din yung kanyang Benedetta. Tank build, Bene. Sumakunat ko na ito mamaya. Mahirap din hulihin dahil nga dun sa mobility na meron ng isang Benedetta. Sila ngayon na mag-uumpisa sa pagkuha ng Turtle. Pero ang threat dito from Sensui would be the heavy spin. Pero dalawa ay nasa baba. Agawan ang mangyayari. That is a secure coming in from Sensui. Pwede lang habulin to. May ipit si Sanford sa pagbandang gita. But there goes the Cyclone. Hindi niya may ipit with a heavy spin. Tatawid lang dito sa mid lane. Tingnan natin kung may mag-intercept. Pero mukhang wala na. Hahayaan na lang nila. Kasi nga naman, nakuha na din nila yung pagong. Yes. Well done coming out from Onik to secure that. 50-50 pa rin yun. Walang nakalamang. And the fact that it was Sensui. Oh, Rapidude with the Fatal Links.
Hindi in-expect ni Yawi at ni Benny Cutie na may ganong gagawing play ang Onyx Philippines. Kaya pala nagpapabait lang si Nets. Kailangan nila bantayan yung mga ganitong pagkakataon na Benny Cutie being in the 1-1, ayaw mo masira yung scaling capability mo entering mid-game. At grabe. Parang nung game 1, yung Atlas nga, hindi natin masyadong naramdaman kasi hindi makanap ng angulo. But this time, he makes the play. Has to back out. Yun nga lang, eh, napatay dito si Super Friend sa gitna. At kung ikaw ay post 4 na Diggy, ayaw mo kasing constantly ka namamatay. You have to be careful kasi nawawala yung stacks mo ng nung time bumps. Yeah, especially naka-magic worship siya, na you want to get the burst in plus the ultimate ng isang Diggy na talagang ibang klaseng meta ang pinapakita sa mga players natin. Meanwhile, si Der, dalawa ang pwede kumuha sa kanya dito. Umapalap si Der. Lumalaban pa rin. Ooh, what a flicker coming in from there. Spy Der. Spy Der. 2v1 situation, nagawa niya pa ng paraan tapos hindi siya mauubusan ng minion waves. Pero, makukuha at makukuha niya pa rin, pero ang kukunin nila ngayon ay si Benny Cutie. There goes the heavy spin. Makakalipad nga lang dito, but Super Friends with a save mula dito sa kanyang time on the journey. Si Rapidot, anytime, pwedeng bitawan tong kanyang fatal links, pero they decided na mamaya na lang. Chillax muna. So habang nag-disengage doon ng Echo, naka-freely farm si Carl Tizzy sa jungle camp ng Onyx Philippines. Dahan-dahan niyang binabawi ngayon ang items na pwede niyang makuha. So they're trying to have this cross-map objective steal takes habang lumalamang ang gold lane ng Onyx Philippines. This is a weird situation para sa Onyx kasi late sila sa turtle fight. Agawa na mangyayari naman si Weaver Scarl Tizzy. Oh! But Sensui secures the turtle once again. Hindi pa nila nabibigay dito sa side ng Echo yung objectives kanina pa. Yeah. So sobrang on point ng mga retry usage dito ni Sensui. It could have been really good para sa Echo kasi yung Onyx nag-fail sila sa rotation sa bot. Grabe dun. Pero yun lang. Huli yung dalawa, hindi na makakalipad pa. Tapos si Yawi ang maiiwan mag-isa. Wala nang kawala. Dalawa ang babagsak mula sa side ng Echo. Oh, grabe. Proactive Onyx ang nangyari. So, sinasabi ko kanina na nag-fail na sana sila sa bottom lane. Wala sila napatay. Kinailangan nilang umuwi ng low sila. So, malilate sana sila dun sa turtle. Kahit pa nag-invade na dun si Carl Tizzy, it still went in favor para sa Onyx. Tapos, nagawa sila ng move dito sa may bottom lane. At mukhang hindi sila titigil. Nakita na natin yung early game potential ng isang Clint na mataas yung damage kahit pa under the outer turret energy shields yun. Dapat makunat ng sobra doon si Benny. But this time, Onyx Philippines with a 1.7k gold lead. Sobrang saya nila sa early game nila. Napaka-importante yung ginawang rotation dito ni Super Friends plus ni Rapidoot. Kasi most of the time kanya si Yawi is on the gold lane. So ang open ang map kanya is totally open for Onyx to freely go around the map and take ganks. Oh. So ang nangyayari dito, nabibigyan ng information din sa Sensui on who to take, on who to steal, or kung anong objective ang mabigay dito, leaving Echo to respond sa mga team fights. Oh, parang 4 protect 1 yung lineup ng Onyx, pero andyan si Der. May damage din si Super Friends pag pinagsama-sama niya yung bombs. 3 protect 1. Three He is always there. All the time. Sakto ka, ha? Pinag-isipang maigi. Magaling. Pwede. Kailangan. Pwede. So may spider na tayo. Oh, bye. You need to be always there. Okay? So yun ang nakita natin dito. Just looking at the presence kasi ng isang Dirt onto the XP lane against an Esmeralda. A perfect matchup sa XP lane. Ito nga talaga yun. Mukhang sayawan mangyayari pero hindi mauhuli. But now, Turtle ang pwede nilang isecure. Kaso ngayon, tingnan natin si Carl Tizzy, nakasilip lang, pwede lang kunin to. Uy! Kaso hindi yata, na-cancel yung kanyang Electro Final Blow, but that is another Turtle Secure coming in from Sensui, and they will take down Carl Tizzy. Definitely a big play mula na naman kay Spider. Pinigilan yun, parang hinarap talaga niya si Carl Tizzy, making it very awkward, and Sensui once again securing that Turtle. So far, tatlong retrihan at nanaig doon si Sensui. Maybe because of the extra HP na meron siya na alam natin mas nagpapalakas ng extra DPS mo sa mga creeps. But more than anything else, nakikita natin na clutch na itong Sensui. Game 1 siguro, medyo lost pa. Yung Onyx hindi pa nagiinit, hindi pa Onyx time. Game 2 and Game 3, perfect the executions mula sa mga hedgehogs. They need consistency sa ginagawa nilang play na inipon from early game to mid game. Meanwhile, ultimate onto Sanji. Si Rapidot dito on the ejected state. Habang nagpo-push din
Iniiwanan na ni Yawi sa baba si Benny QT. He needs to roam around talaga. Kailangan bigyan ng information ngayon ng Echo on how to counter how Onyx Philippines is rotating fast. Yep. Hindi din nila gaano nagamit yung Iron Hooks ni Yawi eh, dahil masyado siyang nag-take ng time doon sa pag-aalaga kay Benny QT. Kaso ngayon, si Yawi makakagat ng isa. May Falling Star Moon pa, but Rapidoot is here. Merong threat na Carl pwede silang Fatal Links. Pero si Carl TZ ata habulin ni Super Prince. Matatalian pero may Electrophile Blow. Merong Time's Journey. Enough ka ba to para masave ang kanyang sarili? Pero hindi! Carl TZ, tinutusok-tusok lang. Makakatras siya, pero hindi. Fatal Links naman ang magiging sagot ng Onyx. Pero ngayon, babawi na sila. Aabutan pa nga doon sa kanto ng Real World Manipulation. Pero Benny QT! Nakalipad! Nakalipad! Andiyan ang pakpak! At triple kill para kay Bagyong Benny! Bawing bawi! Ngayon, ang pag-atake ng Echo onto Onyx Philippines engage. Sa oras na to, mukhang activated na ngayon si Benny having in levelized state. At nakikita natin yung strength ng isang jungle Benedetta na makunat at malikot. In fact, na-force na yung madaming mga skills mula doon sa Onyx Philippines. Nagamit yung Time's Journey, nagamit na rin yung ultimate ni Rapido para yung Echo ay para lang mapatay nila si Cartesi. And it tanked enough. Ang nangyari dito, nakahabol si Benny QT. Kumbaga umaabot yung bagyo sa sobrang tagal ng laban. Meron pa ring Eve Ultimate, so kinailangan mag-flicker ni Nets. Ang daming nagamit ng Onyx Philippines para lang mapigilan si Cartesi at hindi na sila handa sa bagyo nung time na yun. Kumbaga, hindi na nakahanda. Wala na silang relief operation after nilang masugod ni Cartesi. Talking about the slow na binibigay ng setup ni Sanji at ni Benny QT. Ito na yung laban na setup. Gagamitin ng reward manipulation. Pero mukhang agawan na mangyayari. Sensui secures the Lord once again. At may Fatal Links pa. Huling-huli yung dalawa. Pero mukhang si Rapido at mapapatumba. Palit lang kay Sanford. Ngayon, si Benny QT ay focus lang sa kanyang goal. Basagin ang Torres sa top. Well, Onyx, now, meron silang Lord. Paano nila gagamitin to? Para sa Onyx, talaga nag-all-in sila doon sa may Lord fight. Ang ganda no kanila pagka-secure. Again, nung paggagamit ng real world manipulation, naihulagan nila. In fact, naglaro sila dun sa area na walang impact yung real world manipulation. Tapos ang ganda ng timing ni Rapido, Sensui clutch ulit yung pag-secure niya ng objective. Well done. Pero yung Echo, sabi nila, sige, try natin contest yung Lord. Pag di natin nakuha, at least nagpa-farm doon si Benny QT. Understanding na hindi pa rin talaga oras para sa Echo. Hintayin natin magkaroon ng item si Benny QT. Siguro pag nakakuha na siya ng Wind of Nature, kaya na rin niyang sumabay ng bakbakan sa Onyx kasi wala rin naman ganong kataas na magic damage coming out from Onyx except from the time bombs, pero madali lang ding iwasan yun sa late game. So para sa Echo, hintay lang talaga na lumakas yung bagyong Benny. Kailangan na iwasan, especially yung hangin pa lang na paparating. May nahila! Yawi! Nahila! With a hook tapos kagat, si Spider ay hindi nagtagumpay sa kanyang pagtakas. Super Friends, gahibla na lang ang buhay at naliparan pa siya. But now, Echo, with that pick-off, ngayon, ehawak na naman nila ang momentum. Lugi ang Onyx in terms of numbers and pwede na sila ulit umangat. Kung nandito lang kayo ngayon, mararamdaman nyo yung intensity ng crowd. Lamang ang Onyx for the first 11 minutes of the game. Lamang pa rin sila hanggang sa ngayon. Pero dahil dun sa mga ganong klaseng mga hook, na alam natin ay pwedeng mangyari any time of the day. Pati na rin yung mga clutch plays mula kay Benny, hindi pa rin safe ang Onyx Philippines. Yawi. Muntik na yun, ha? They're trying to gain the senses. Ina-adapt nila ngayon ng senses ni Spider just to get in for the bushes na maririnig ko saan papunta ngayon ng Echo. Ngayon na merong surprise attacks na pwedeng gawin si Yawi, kailangan ng setup ni Rapidoot is on point. Kasi dun yung pagpapasiyan nila ng setup. Kasi most of the time, kung babalikan natin yung pwede maging damage dealer, well, Super Friends and Nets, pero against the items na naipon ngayon ni Benny QT, you have the Corrosion Sight, you have the Demon Hunter Sword, plus yung Wind Talker, there's a lot of triggered splash, critical strike chance, plus slow yan, ha? Nagamit ng weakness finder at dinadagdagan pa ni Sanji. So ang daming utility na nagagamit inside of Echo. It's gonna be still an even game. Tingin ko ngayon na hindi na din talaga nagmamatter yung gold lead. I would say at this point, paagalingan talaga ng execution. And Onyx, kailangan nila mag-ingat. Mataas yung split push potential ng Echo. Pwede nilang ipang split yung Benedetta, pati rin yung Esmeralda. While yung kanilang lineup, hindi ganun kadaling mag-work pag mid-game at late-game na kapag hiwa-hiwalay sila, they need to be together.
And that is something na pwedeng i-expose dito ng Echo. Yun nga lang, sobrang lakas talaga ng 5v5 collision ng Onyx Philippines. Kaya ba makakuha ng magandang setup dito si Rapidot onto this Lord? Pinapatunog ng Onyx Philippines kung sino unang aalma sa Echo. Pero sa pastuhan, mas magandang control ngayon. Uy, si Yawi! Nag-conceal play. Sumilip lang. Hindi natama ang Iron Hawk, pero ngayon mananakap sa gitna si Carl Easy. Mukhang plano talaga ng Echo na kunin itong Lord. Magle-level 15 ng mas maaga si Carl Easy. In fact, kunin na niya yung Jungle Creep para i-make sure yan. Secured na. One level ahead 15. Of Sensui. Pero ngayon, laban ng Retri ang makikita natin for Onyx and Echo. Nag-dash siya sama-sama si Dera. Sama-sama na, tinamaan na ng Rapidot. Item mula sa Lord. Si Rapidot, nakabang lang ang Fatal Legs, pero makukuha pa ito ni Nets! Nets secures the Lord. Merong real world manipulation. Mapapatumba si Yawi, pero si Super Friends ay buhay pa rin. Si Carl TZ pwede maipit sa gitna, pero si Nets boy pa. Ang mapapatumba. Nets is still alive, pero Benny! Si Penny QT ay makakalipad pa. Si Super Friends at Rapidot na lang. Sabi niya, saan ka pupunta? Bagyo Benny with a triple kill. Signal number 5 mula kay Benny QT na hindi napigilan ng Onyx na nagsama-samang mutik na sana na pwede makabawi against Echo. Lord plus the take. Kaya nilang tunawin to. Walang pampigil ang Onyx, yung mga nanlilikot mula sa Echo. Yung Falling Starmon tapos yung Alecto. Lilikuran lang talaga. Papa low lang sila. At papa commit to my ultimate. Tutuloy na ba nila to? Respeto mula sa Echo. But Onyx, nakikita natin na maganda sana yung kanilang initial fights. Kaso hindi nila maprotektaan yung likod. Yung harap, kayang-kaya nilang patayin. Pero yung backlines, Onyx Philippines are getting dove by Falling Star Mode, pati nung Alecto Final Blow. At sa ngayon na late game situation, malaki na yung draft advantage ng Echo. Let's see for Onyx. Nandyan pa rin yung potential ng Fatal Links na Miracle Set. Meron pa rin times journey para kung sakali eh, ayan, si Nets na makalipad, makalayo kahit papano. And they need the Wind of Nature para rin kay Nets. Unfortunately, nagamit niya agad. At every time na pop na yung Wind of Nature, go signal na yan para kay Benny QT na pumunta sa backlines. Benny QT on to the damage na kailangan dapat isustain ng Onyx Philippines. Now, ang dami na nasa split ni Carl TZ all around the map. It's giving Benny QT the chance. Ito na yung game time nila. Late game, items malapit na mag-lock. And Onyx Philippines now is trying to get the set na kailangan nila. And mostly, Echo is worthy of the setup na pwede bigay ni Rapidot. And kung maubusan ng pagkakataon, that's the window. Yun nga talaga inaabangan nila eh. Waiting game for both a team. But now, Echo, sila na ang may hawak ng lead. Sila na rin may control sa mapa. So yung Onyx, kailangan nila maging maingat. Kasi nasabi nga ni Wolf kanina na kayang-kayang pasukin ng Echo yung backline. That is why talagang laging bawas itong si Nets and even si Super Friends. Parang yes, pinoforce out ng Echo lagi na gamitin mo lang yung time journey mo para hindi mo na magamit dun sa crucial na moment na kung kailan talaga nyo kailangan. Ang hirap din talagang umanap ng way para tagayin si Benny QT kasi parang kahit mag-umipit ka gamit yung gamit itong si Akai Ultimate, the heavy spin, pwede siya mag-needles and flowers lang yung second skill niya. Mm-hmm. Tapos makaalis agad siya dun sa area na yon. So, 1-1 is just a very strong hero. And gusto ko yung naging drafting pattern mula sa Echo mula. Parang game 1, game 2, binan nila parehas na yung all the time yung mga marksman na yon. Parang kinocondition nila yung Onyx na ay hindi namin ibibigay to for the Claude. But last game, bigla, dun sa pinakauling game, bigla nilang nabigyan ng opportunity na yung first pick. Ito lang, divided ang Onyx Philippines ngayon ha. Uy, hindi makalapit. Hindi makalapit since Sensui. Pipilit niya nga ba may heavy spin? But Carl Dizzy will secure the Lord with that retribution. At ang call ng Echo, back na muna tayo. Sabayan natin ang pagmarsya nito. On to the timing na may kasamang freeze lane and all of the lanes ngayon. Onyx Philippines, mukhang nahihirapan yun to get that perfect setup na kailangan gawin ni Rapidot. But now the damage, kailangan nilang sagutin ng damage ni Benny QT. Walang cleanse sa side ng Onyx Philippines. Wala silang pwedeng sagot. Medyo masakit pa rin ha, yung mga time bombs. Ooh. Ang fortunate lang dito para sa Onyx, sobrang bilis nag-spawn ng Lord. Which meant na hindi makakapag-ipon ng mga minions yung Echo for a one-way push. But definitely, compromise talaga yung mga tore nila. Now, Echo. Mukhang gusto na nila isarado ang base ngayon ng Onyx Philippines habang hinihintay nila yung minions.
We can still not count out ang setup na pwede ibigay ni Rapid Dude. Mukhang may naipit sa Sensui. Si Yawi naipit, naipit. Si Yawi ang huli yan. Kaso alam may real world manipulation. Hindi basta-basta makalapit ang mga member ng Onyx. Pero nag-aabang lang naman sila. Wala pa yung setup coming from Rapid Dude. Pero isa ang mahuhuli. May minions na paparating. Pero mahuhook ni Yawi. Rapid Dude? Si Rapid Dude. Kaso alam matitake down siya. Makakalipad si Bagyo Benny. Pero mukhang baubagsak siya. Habulin pa ata. Rapid Dude dito mapapatumba na rin. Sensui at si Der na lang ang natitira. Habang tatlo pa ang buhay sa Echo. Ito na nga ba ang katapusan? Ito na nga ba ang moment of truth? Habang si Sensui na lang ang natitira. Echo loud! Echo proud! Orca ang mananaig laban sa Hedgehogs! Naghintay lang talaga ng unos ang Echo. Imbis na labanan nila sa early game kung saan lamang na lamang ang Onyx Philippines, gumagawa sila ng malulupit nilang plano. Ang hinihintay lang pala nila, yung pag-build up ng bagyo. Benny Cutie, rising to the occasion at the right moment. Tamang-tama yung timing niya nung nakakuha siya ng triple kill. Kaltizi, tiniis na lahat ng paghihirap noon na ninanakawan siya sa harap ng kanilang mga turtle. He was very patient up until that last point. At nakita natin na ang buong Echo just really relied on Benny Cutie this time. Dapat iniwasan na ang calm before the storm. Dahil habang binibuild up noon ng early game, they still remain composed. Bagong disiplinadong Echo nakita natin ngayon. Buhay pa rin ang Echo Nexion na nakita natin on the